Dalawang araw nga akong nakatambay sa sukat. Magtitinda nga kami sa San Pedro ngayon, kaya umuwi na rin ako ng tanghali. Pagkadating ko nga dito sa bahay, nagluto rin agad ako ng ititinda nga namin. Mabilis na nga para sa akin gawin to, kaya kahit alauna na nga ako magsimula, natatapos ko rin siya on time. Sa paglalagay naman ng mga pagkain sa tab, tinutulungan naman nila ako dito. Si Gerald nga yung sasama sa akin magtinda sa may San Pedro. Para din nga siyang si Jinea, gustong gusto rin nga niyang sumama sa pagtitinda kasi nga nagkakapera nga sila after nga namin magtinda. Mga quarter to five nga, nakarating na kami dito sa may San Pedro. Meron na nga ang customer na nakaabang nga sa amin. Sabi nga niya sa amin, kanina pa nga daw siya nag-aantay dito. So yun, nagbablog din nga siya. Shout out sa'yo, Mark Ryan Rosal. Bumisita pa nga siya dito sa may San Pedro para nga makabili. At matikman nga itong tinitinda nga naming biryani. Maya-maya nga, bigla nga ang umulan, pero hindi naman siya kalakasan. Wala pa naman kaming dalang payong ni Gerald. Nung umalis kasi kami ng bahay, wala namang sign na parang uulan. Buti na lang dito sa pinupwestuhan namin, meron siyang waiting shed, kaya umuro nga muna kami ni Gerald para nga makasilong kami. Wala pa ngang limang minuto, natapos na rin yung ulan, kaya bumalik na ulit kami dito sa pinupwestuhan nga namin. Nung dati kong katrabaho sa Tri-Pil na si Kuya Willie, nagchat nga siya sa akin nung nasa sukat nga ako na deliveran ko nga daw siya ng beef, kasi natatakam na nga daw siya sa biryani nga namin dahil nga nakikita niya nga palagi sa post. Sabi nga sa kanya, hindi nga muna ako makakapag-deliver, and yun nga ang sabi nga niya, pupunta na nga lang daw siya ng San Pedro para doon na nga daw siya bumili. Sinat na muna niya ako bago nga siya nagpunta dito sa pinupwestuhan nga namin, para nga hindi rin masayang yung time niya, kasi sa Southville pa nga siya nakatira, medyo malayo-layo din. At ito lang naman din kasi talaga yung sasadyain niya dito sa may San Pedro. Natatawa nga ako kasi gusto sana namin kahit papaano makapagkwentuhan, yun nga lang, hindi talaga ako makapagsalita. Dahil wala talagang lumalabas na boses nga kapag ka nagsasalita nga ako. Kaya ngiti-ngitian na nga lang nga din yung ginawa nga namin. So yun, salamat Kuya Will sa pagpunta nga dito sa San Pedro para nga makabili ng biryani. Banda nga 5:30, may mga nagtatanong nga sa page kung nandito na nga kami. Nagpupuntahan na nga sila dito para nga makabili na nga. Minsan nga nakakagulat din nga yung mga customer kasi minsan dito sa likod namin bumibili. O kaya dire-diretso nga sila dito sa amin. Meron nga akong friend din sa TikTok na galing pa nga sila ng Binyan at pumunta nga sila dito. Para nga matikman tong biryani nga namin, at nagbablog din nga siya. Iwalay ko main practice. Ay, sige. Asa nang Binyan? Sabi ko sana, nag-comment ako, sabi ko, sana makatikim din ako. Thank you. Ayun yung asawa nyo? Oo. Magkano siya? Dalawang beef tsaka ano? Tatlong chicken. Nak po ganyan. 580. 580 nga guys. Magkano? Wala ka ng boss ka naman. It's kapag nagpo-voice over ka, pareho tayo. Ay, sorry. So yan, shout out sa iyo Sis Milagro. Salamat sa pagpunta at pagbisita nga para nga makabili ng biryani. So yung content nga na ginagawa niya, more on travel. Kasi lagi ko rin nga siya napapanood sa TikTok and with her family nga kapag ka nagta-travel nga sila. So yon, shout out sa lahat ng mga bumili nga dito sa may San Pedro. Pati na rin po sa mga nag-repeat, maraming salamat po sa inyo at nasarapan po kayo. Bandang 6:30 nga, nagpabili nga ako kay Gerald ng luya. At ginawa ko din nga siyang candy. Tawa nga ng tawa sa akin si Gerald kasi nga yung mukha ko habang kinakain ko nga yung luya. So yun na guys, hanggang dito na lang po ulit yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!